Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Walang takdang oras na dapat itagal pagdating sa pagtatalik. Gayunpaman, hindi rin naman maganda kapag ang lalaki ay mabilis labasan. Agree ba kayo dito mga kapanda? Maaari itong makakaapekto sa relasyon ng mga nagsasama kapag hindi nasasatisfy ang partner na babae. Alamin natin ang tukos sa premature ejaculation at kung bakit mabilis nga ba labasan ng ibang mga lalaki. Kung bago pala kayo mga kapanda sa aming channel, eh huwag niyo na rin palang kalimutan mag-like at mag-subscribe para palagi kayo updated sa mga bagong videos kagaya nito. Tara, simulan na natin! Ang ejaculation ay ang paglabas ng semen mula sa ari ng lalaki kapag nag-orgasm. Kapag masyado itong maagang nangyayari sa pagtatalik, ito ay tinatawag na premature ejaculation. Ang premature ejaculation ay kinilala rin bilang isang uri ng erectile dysfunction. Tinatayang isa sa bawat tatlong lalaki na may edad 18 hanggang 59 na taong gulang ang nakakaranas nito. Masasabing may premature ejaculation ng isang lalaki kung hindi ito tumatagal ng mahigit isang minuto mula sa penetration. Maaari ring masabi nakakaranas nito kung hindi tumatagal sa masturbation. Kapag naman minsan itong nararanasan habang minsan ay wala namang problema, ito ay kinikilala bilang natural variable premature ejaculation. Ano nga ba mga kapanda ang sanhi nito? May iba't ibang mga sanhi kung bakit mabilis labasan ng lalaki. Maaari itong dahil sa physical, emotional o psychological na dahilan. Sa kabutihang palad, may mga maaaring gawin upang malampasan ito. Una, stop and start method. Isang paraan para tumagal sa pagtatalik ay ang pagpigil na labasan ng lalaki. Sadyang huminto sandali kapag naramdaman ng malapit labasan at magpatuloy matapos ang 30 segundo. Gawin ito na 3 hanggang 4 na beses bawat pagtatalik. Pangalawa, squeeze method. Hindi ito nalalayo sa stop and start method. Kapag malapit na labasan ng lalaki, i-squeeze ang ulo ng kanyang ari para hindi ito labasan. Muli magpatuloy matapos mawala ang ereksyon. Pangatlo, medikasyon. Mayroon din mga gamot na maaaring makatulong para hindi agad labasan ng mga lalaki. Ang antidepressant ay maaaring magdulot ng pagbabago sa serotonin levels para mas matagal labasan ng mga lalaki. Subalit maaari rin itong magdulot ng kawalan ng gana sa pati-sex. Pang-apat, anesthetic cream o spray. Maaaring maglagay ng anesthetic na cream o spray sa ari upang hindi maging sobrang sensitibo pagdating sa pagtatalik. Inilalagay ito sa ulo ng ari 30 minuto bago makipag-sex. Siguraduhin lamang na magugas na mabuti bago ang pagtatalik. Panglima, Kegel exercise. Patibayin ang pelvic floor muscles para mas tumagal sa sex. Maaaring pigilan ang daloy ng ihi sa kaligitnahan ng pag-ihi. Gawin ito ng 3 segundo at muling ipagpatuloy ng 3 segundo bago muling pigilan. Gawin ito 3 hanggang 10 beses sa isang araw. Pang-anim, gumamit ng kondom. Makakatulong din ang paggamit ng kondom para mabawasan na pagiging sensitibo ng ari ng mga kalalakihan. Maaari itong mabawasan ng sapat na pakiramdam para mas tumagal pa sa pagtatalik. Pang-pito, masturbation bago makipagtalik. Ang pag-ejaculate ilang oras bago makipagtalik ay nakakatulong sa iba para mas tumagal pagdating sa sex. Subalit maaari itong maging dahilan para mawala ng gana ang lalaki o kaya naman ay mahirapan na mag-perform. Pang-walo, counseling. Dahil sa isang emotional at psychological na factors, makakabuting lumabi sa mga psychologists para masolusyonan ang ugat ng problema at mas mapabuti ang pagsasama. At dyan na nga mga kapanda, nagtatapos ang ating video. Kung meron pala kayong mga gustong pag-usapan natin ng mga topic, i-comment down below nyo lang mga kapanda. At kung bago pala kayo sa aming channel, huwag nyo na rin pala kalimutang mag-like at mag-subscribe para palagi na updated sa mga bagong videos kagaya nito. Salamat!